have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born. Itaas natin siya, itataas din tayo ng Diyos. Kapag i-bless natin siya, i-bless din tayo ng Panginoon. Kapag dinakila natin ang kanyang mataas at kanilang pangalan, tatakilahin din tayo ng Diyos. Hallelujah! At ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Hindi siya kagaya ng tao na sisinungaling o kapag-umago ng isip. At kapag Diyos, I know a love that's beyond all limits. Yes, Lord. I know a God whose arm is strong to save. Yes, Lord. I know a grace. I know a grace whose power is all sufficient. Sa hindi nagmamago noon, ngayon, at magpakailang kailanman. Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga salita at sa iyong mga paako. Kapag sinabi mo, Panginoon, ginagawa mo at walang sino mang pwede mo.
humadla. Walang sinamang pwedeng humadla. At tunay nga po, Diyos, ikaw ay isang mapagyarihang Diyos. Ang lahat ng iyong mga sinasabi, hindi mo lang ginagawa, higit pa sa aming mga inaasahan. Kaya naman po, Ama, sa araw at oras na ito, ayos na ibiglara sa buong sangkalangitan at sa sangkalupaan na ang Diyos namin ay totoo. Makapangyarihang Diyos, nagliligtas, nagpapagaling, nagpapala, gumagawa ng himala at sumasagot sa aming mga panalangin. Kaya po, Ama, sa oras na ito, kunin niyo po ang lahat ng karangalan. Ito lamang po ay para sa nag-iisang pangalan lamang ng aming Panginoon Jesucristo. At ang bawat sempag sa akin na amen and amen. Walang pangalabi ng kalangan si Lord. Hallelujah! Hallelujah! Yung iba, hindi na nakakonsentrate. Bigyan natin ang matinding konsentrasyon para sa Panginoon. Lord! Isang malakas na sigaw para sa Panginoon. Isang mataas na talon para sa Diyos. Pakisabi nga po natin, mamahalin ko. Wala namang tao ng aking bansa. Mamahalin ko ang bayang Pilipinas. Alam ninyo, maraming mga magagandang tanawit at magagandang pasyalan sa ibang bansa. Amen. Maraming mga nagagandahang building. Maaring sa ibang bansa ay maraming salapi doon. Amen. Pero iba pa rin ang Pilipinas. Amen. I love my own, my native land. Ano pong sabi sa aklat ng Gawa 17:26? In the book of Acts 17:26, it says, from one man, Adam, he made all the nations that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. From one man, and that is Adam, he made all the nations that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. Ang sabi ng Biblia, mula sa isang tao, si Adan, amin po ba? Nilikha niya ang buong daigdig. Nilagay niya ito ng mga boundary-boundary at inilagay niya yung mga tao sa mga lugar-lugar na iyon sa kanya-kanyang kapanahonan. Amin po ba? Pinili po ba natin maging Pilipino? Hindi. No, ang Diyos ang umili niya. Pinili po ba natin yung ating height? Hindi rin. Pinili ba natin yung ating kulay? Hindi rin. So ang Diyos po ang umili niya. At maliwanag po ang sinabi na Acts 17:26, mula sa isang tao si Adan, ay ginawa niya ang lahat ng bansa upang ito ay panahanan. No? At siya ang nagtanda ng mga boundary at ng mga panapanahon kung kailan titirahan na ang isang daigdigan. So sa magsalita po, mga minamahal, tayo po ay nilagay ng Diyos sa Pilipinas. Amen? Taas nga po yung mga Pilipino rito. Eh, baka hindi kayo magtaas ng kamay kasi sasabihin ninyo, Ilocano ako eh. Sa yung Ilocano, Pilipino pa rin yun. Amin po ba? At nung kami nga po'y nagpunta ng Benguet, ay ang mga tao roon ay Ibaloy. First time kong narinig yung mga salita nila at para silang mga Hapon talaga. Para silang Hapon. Iba sila sa Ilocano. Ano po? At yung mga matatanda na roon, hindi marunong mag-Tagalog. Ibaloy yung alam nila. So, mahirap kami magkaintindihan. Yung iba naman, hindi marunong mag-Tagalog. Ibaloy yung alam nila. Pero lang sa mga kabataan. Pero magaling silang mag-English. Ganun po yun. Praise God. At nung nakaraan, last Wednesday, no? At nagkaroon tayo ng funeral service at nakatay yung nanay ni Mami Linda.
Hindi ko expected na may nanay pa pala si Mami Linda kasi may edad na yun eh. At yung nanay niya ay 90 plus eh, 92. 92 nung binawian ng buhay. Kitao pa ho ba rito? At nagaroon tayo ng funeral service na hindi lamang funeral service yung ginawa natin. Crusade siya. Kitao pa ho ba rito? Alam, sumasagot. Ito po ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Naging mini crusade siya. Ano po, at talagang napakaganda ang ginawa ng Lord. At yung mga kamag-anak, mga kaibigan, kapitbahay, at yung mga mahal sa buhay na galing pa sa iba't ibang lugar, ano po, ay nakarinig ng salita ng Diyos. Amin mo ba? Alam, sumasagot. Glory to God. So, dakilang bagay ho talaga ang ginawa ng ating Panginoon. At ako'y nagalak sapagkat galing nga po kami ng Benguet ng nakaraan, particularly sa lugar ng Sablan. Ano po, at ako'y natutuwa sapagkat doon pala sa funeral service na yun na naging mini crusade ay may mga taga Sablan pa rin pala na nangadalo. Amin mo ba? Kaya sabi ko, Sir Jami, kunin mo yung mga address nila para magbalik natin uli ng Benguet ay ma-follow up natin sila. E tao pa ho ba rito? Sa aming pong pagpunta roon ay pagkatapos mo natin makapag-ministeryo roon ay nag-iwan po tayo ng mga DVD. Amin mo ba? Para habang wala po kami roon ay yung salita po ng Diyos ay nagpapatuloy. Amen. Kaya po yung mga DVD ay dapat na continuous ang pag-burn, pag-dab, pag-edit at continuous dapat yung ating pagkakaloob upang sa ganoon ay wala man tayo sa isang lugar ay nagpapatuloy yung ating pagliligtas sa magitan mo ng mga DVD. Amin mo ba? At kasabay po nito ay matapos po yung mini crusade na iyon na funeral service ay sabi natin mini crusade talaga yun ay habang nakaupo ako roon nagkikwento si Sir Jackie na meron pong babae roon iyak ng iyak habang nagpipreach po kayo at sabi ko sa kanya, sige, puntahan mo, lagitan mo kay mga taga Isabela pala yun. Amin mo ba? So mga taga Isabela pala yun at ang sabi ko, sige, kunin mo yung mga address nila para tayo na may at pagkatapos ay puntahan natin sila sa Isabela. Amin mo ba? Itaro pa ho pa rin. Bakit? So nakakatawa ang Lord sapagkat mula sa isang lugar lamang tayo nag-preach, meron mga taga iba't ibang lugar na nakakapakinig ng mensahe natin at sila'y naligligtas. Amen. Kaya tuloy po yung ating mga pananalangin, tuloy po yung ating pagkakaloob. At dahil po sa magandang ginawa ng Diyos, ano po ay yung aming gulong ay pumutok. Alam po ninyo, maaaring masabi po natin na yun ay gawa ng sirang kalsada. Hindi po. Iyon po ay balik ng atake ni Satanas. May tao pa ho ba rito? Sapagkat tayo ni Satanas na nagtatagumpay tayo sa ating ministeryo. Amen. Kaya kinakailangan tuloy yung ating mga pananalangin, yung mga pag-aayuno, yung mga intercessor natin. Amin po ba? Alam, sumasagot. Sa bawat na iglesia po ay may mga departamento yan para manalangin, mag-aayuno. Ano po, o para sa mga kabataan, para sa mga matatanda, para sa pagpapalo, para sa pag-i-evangelize, para sa praise and worship ministry, etc. etc. At pagkatapos po nung gabi ay pinitas naman yung side mirror. At sabi po natin, gawa ho talaga ni Satanas yun. Amin mo ba? Gumaganti si Satan. Amen. Tapos ho ba rito? Kaya ho, alam mo ninyo, maraming tao ay hindi nagpapatuloy sa pagdalo, hindi nagpapatuloy sa paglilingkod, sapagkat kapag may maganda silang ginagawa sa Diyos at bumalik si Satanas, tumitigil, umaatras. Pero sabihin mo kay Satanas, Satanas, lakasan mo naman. Satanas! Satanas! Lakasan mo! Satanas! Toto! Satanas! Satanas! Huwag mo tingnan niyo katabi mo, ha? Hindi yan. Satanas! Satanas! Hindi ako atras. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon ko sa Panginoon. Yes, sabi ko po sa inyo, yun po ay mga atake ng kaaway, mga atake ng kadiliman. Hindi niyo ba napapansin? Pag nag-testify ka, may a-atake ang diablo sa'yo. Amen? Yes, kapag mahina-hina yung dibdib mo, sa mga darating na mga linggo, wala ka na. Totoo.
Pag ikaw ay dumalo at mainit ka sa Panginoon, atake sa iyo si Satanas. Pag mahina-hina ka sa mga darating na linggo, wala ka na. Amin po ba? Kapag ikaw ay mainit na nagkaloob, mainit na umabi, tugtog, sumayaw sa Panginoon, nag-special number, lahat ng ginawa mong kainitan sa Diyos, atake sa Satanas. Pag mahina-hina ka, wala ka na. Amin po ba? Kaya sabi mo, Satanas! Ano sa mo? Satanas! Hindi ako manghihina! Amen. Palakpakan natin si Lord. Totoo po lahat ng mga sinasabi ko. Kapag may magandang ginawa ka sa Diyos, babalikan ka ni Satanas. At pag mahina-hina ka, aatras ka, susuko ka. Matapos ng umawit, tumugtog, sumayaw sa Panginoon, matapos ng mag-testify, matapos ng dumalo, special number o humayo, na krusada o dakilang bagay ang ginawa ng Diyos sa buhay mo o dakilang bagay ang ginawa mo sa Diyos, aatake si Satan. Amen mo ba? At pag mahina-hina ka, aatras ka. Kaya sabihin mo ulit, Satanas! Satanas! Hindi ako mahina! Hindi ako mahina! Hindi ako aatras! Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Kaya ituloy po natin yung ating mga prayers and fastings at this coming Thursday, I believe. Balik po ako doon ng Bimba para uli sa funeral service at mini crusade. Ano po na nagagawin po natin? Amin po ba? Kaya ituloy po natin ang mga pananalangin natin, mga pag-aayuno natin, pagkakaloob natin, lahat ng mga ministero pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay tutukan natin ng malalim yan. Amen. Huwag tayong manghina, huwag tayong maglamig. Amen. Pakisabi natin, Satanas! Satanas! Hindi ako manghihina! Hindi ako manlalamig! Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Glory to God. Kaya nga po, minsan ay tinignan ko yung mga old DVDs natin. At nakita ko yung mga ibang mga attendee natin na hindi na nakakadalo at nakita ko yung ibang mga leader natin na nasa unahan noon. Pero ngayon ay hindi mo na sila makita. May tao pa ho ba rito? Pagtulong-tulungan natin silang ipanalangin. Amen! Na magwagi sila kay Satanas. Amen? Pakisabi nga po natin, Satanas! Satanas! Hindi ka magwawagi sa akin! Amen. Palakpakan natin si Lord. Hina ng palakpak natin. Praise God. So ang sabi sa aklat ng Gawa 17:26, mula sa isang tao, yun ay si Adan, nilikha niya ang lahat ng mga bansa at sa takdang panahon ng Panginoon, no? At sa takdang lugar ng Panginoon, pinatira tayo ng Diyos. So kagaya sa Pilipinas, dito tayo isinilang. Amen po ba? So dapat mahalin natin ang ating bansa. Sabi nga sa kanta, I love my own, my native land. Pero kasabay po nito, may mga tao rito sa Pilipinas na hindi mga Pilipino at pansamantalang naninirahan dito. Tama po ba? Tama po ba ako ron? Kaya tayo talaga ay mga Pilipino talaga. Hindi natin kinakailangan ng visa or passport para manatili sa Pilipinas. Hindi natin kinakailangan after 6 months ay umalis tayo rito at pumunta sa lugar na kung saan tayo taga ron talaga at bumalik uli rito. Hindi po ganun. Taga dito talaga tayo. Amen. Walang passport, walang visa, taga dito talaga tayo. Pero may mga tao rin naman na hindi taga rito, taga ibang bansa, pero pansamantala silang naninirahan dito. Amen po ba? Yung iba ay nag-aaral dito. Yung iba naman ay nagtatrabaho rito o nagbinegosyo rito. Yung iba naman ay hindi naman talaga taga rito. Taga ibang bansa sila. Dapat nga lamang sila ngayon ay mga Filipino citizen na. Tama po ba? Kagaya ng mga Chinoy, di ba? Mga Chinoy kung tawagin, mga Chinese, no? Sila ay hindi naman talaga mga Filipino. Mga pure Chinese sila. Pero sila po ay mga Filipino citizen na. Tama po ba? So tayo man ay mga Pilipinong ito talaga isinilang o mga taga-ibang bansa na pansamantalay nasa Pilipinas o mga hindi Pilipino na ngayon ay mga Pilipino citizen na dapat nating mahalin ang ating bansa. Amin po ba?
dapat nating mahalin ang bayang Pilipinas. Amen? Pakisabi nga po natin, mamahalin ko ang bayang Pilipinas. So, paano natin mamahalin ang ating bansa? Number one, ipanalangin natin ang ating bansa. Lahat ng nakikita nating problema sa ating bansa, ipag-pray natin. At lahat ng mga pangangailangan sa ating bansa, ipag-pray natin. Lahat ng kung ano pa yung mga kulang sa ating bansa, ipag-pray natin. Amin po ba? Lahat ng mga dapat na baguhin sa ating bansa, ipag-pray natin. Amin po ba? Sabi nga nila, pray, it works. No, magamat ang diablo ay pinipigilan tayo para makapanalangin, binibisi tayo sa maraming bagay. At inilalagay ng diablo sa ating puso at isip na hindi sumasagot ang Diyos. Pero hindi po totoo yun. Amen. Ang Diyos po ay sumasagot sa ating mga panalangin. So number one, paano natin ipapakita ang ating pagmamahal sa ating bansa? Ipanalangin natin ito. Lalo na ngayong nalalapit na ang darating na halalan. Amen. Ipag-pray natin na ang Panginoon ang maglagay ng mga tamang tao sa gobyerno. Tao pa ho ba rito? In the book of 1 Timothy chapter 2, Unang Timoteo kapitulo 2, versikulo 1. 1 Timoteo chapter 2, beginning verse 1 hanggang verse 4. Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabuti ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanihik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Paano mo malalamang ikaw ay Kristiyano na? Meron ka ng malasakit sa kapwa mo. Amen. Hindi ka na nagiging makasarili. Pag hindi ka Kristiyano, ang lahat ng pangarap mo para sa sarili mo, para sa asawa mo, para sa anak mo, para sa magulang mo, para sa kapatid mo, para sa mga kamag-anak mo lamang, para sa aso mo, para sa kalapati mo, para sa puso mo, sa pusa mo, para sa iyo lang. Amen. Pero kapag naging Kristiyano ka na, nagkakaroon ka na ng pagmamalasakit sa kapwa mo. Nagkakaroon ka na ng pagmamalasakit sa lahat ng tao sa buong mundo. Amen. Lalo na sa bayang Pilipinas, sa ating mga kababayang Pilipino. One of the marks of true Christians, nagkakaroon ng pagmamahal sa kapwa. Amen. Right na? Kaya pag nagkaroon ka na ng pagmamahal sa iyong kapwa, it means you are now a Christian. Amen. Meron ka ng malasakit sa iyong kapwa. At anong sabi ng 1 Timothy 2:1, una sa lahat, ay pinakikiusap kong paabutin niyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanik, at pasasalamat sa lahat ng tao. So dapat pinapag-pray natin ang buong mundo. At hindi lamang po ang buong mundo, no? Most especially, siyempre, ang ating bansa. Amen. Sapagat dito tayo inilagay ng ating Panginoon. Amen. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan. Noong unang panahon kasi, ang heads ng nations ay hari. Tama po ba? Pero sa ngayon, meron ng mga presidente. Tama po ba? Meron ng mga prime minister. Kagaya yung Canada, ano po, ay mas nauna pa silang nag-announce kaysa sa Pilipinas, ano po, at nakalulungkot na one time nakita ko, no, sa internet ko nakita ko, hindi ako nagkakamali, na ang Prime Minister ng Canada ay lungkot na lungkot, amin mo ba? Sapagkat isa sa kanilang nasyonal ang dinukot ng abo saya at kamakailan ay minugutan ng ulo. Itao pa ho ba rito? Walang sumasagot. Isipin ninyo na dapat ipinapag-pray natin yan. Anong kasalanan ng mga taong ito para pagutan ng ulo ng abo sayap? Anong kasalanan ng mga taong ito? Anong nagawa sa kanilang mali? Wala naman. Dahil ba sa, ayon sa balita, ay gusto nila na makakuha ng support sa ISIS, no? International support. Dahil ba gusto nilang makakuha ng ransom at hindi na ibigay ang ransom ay sila'y maging kidnap at papatay? Tao pa ho ba rito? So, kinakailangan natin ipanalangin ang buong mundo. Amen. At kinakailangan natin ipanalangin ang Pilipinas. Tao pa ho ba rito? Glory to God.
Gayun din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan. So ang bawat bansa ngayon may mga hari pa rin. Tama po ba? Anong bansa ang may hari pa rin hanggang ngayon? Ano? Saudi Arabia. Ano pa? Brunei. Tama po ba? Wala sa masagot. So, mga minamahal, may mga bansa na may mga hari pa rin. Ano po? Ang Great Britain ay meron pa rin silang mga royal bee. Pero ang sinasabi nga, parang palungki na lang daw yun. Wala naman mga kapangyarihan yun eh. Amin mo ba? Ang totoo lang ay ginagastos ang sala ng kanilang gobyerno. Pero meron talagang mga pinuno na talaga sila ay mayroong kapangyarihan. Mga hari, mga prinsesa, mga prinsipe, mga reyna, mga prime minister at presidente. Dito sa ating bansa, sino ang namumuno? Presidente. Kaya imuboto natin ang presidente, vice-presidente. Anong ating mga imuboto? Senador? Ano pa? Mayor? Vice mayor? Mga representatives? Councilors? Sa mga probinsya, ano ba yung mga imuboto? Kasi sa mga probinsya, may mga tinatawag pang bukal eh, di ba? Or board member. Kasama ba ngayon yun? Yeah. Ano ba ang dito sa Metro Manila ay meron tayong mga councilors. Ano ba yung mga vocal, yung mga board member sa probinsya? Ano bang kasyo doon? Ano bang role doon? Ha? At ano? Parang ano ba sila? Ha? Sangguniang bayan daw. Oo. Anong trabaho nila? Para ba silang mga councilors? Ganon? Ganon. Ayun. Kasi hindi tayo taga probinsya. Ano po? So number one, paano natin maipapakita ang pagmamahal sa ating bansa? Number one, prayer. Write down. Pray for our nation. Lahat ng nakikita natin problema sa ating bansa, dapat ipanalangin. Yung alay ng mga abusayap na yan, no? Eh, napakaganda ng Mindanao. So dahil sa kanilang ginagawa, imbis na ang Mindanao ay maging tourist spot at makilala sa buong mundo at mapuntahan ito ng mga turista, hindi na tuloy. Amin po ba? At napapasama ang ating bansa in the eyes of the nations of the world dahil nga sa nangyayaring ganyan ng mga panginginap at pamamugot ng ulo. So kinakailangan natin ipag-pray ang ating bansa. Amin po ba? Kaya ito tinuturo sa atin ay para isa ka buhay. Amen. Hindi ito para pumasok sa kanang tenga natin at lalabas sa kaliwa. Sinasabi sa atin na kinakailangan mahalin natin ang ating bansa. So paano natin mamahalin ang ating bansa? Prayer. Let us pray for our nation. No, individually, let us pray for our nation and collectively as a church, as a body of Christ in the Philippines, we have to pray for our nation. Amin mo ba? Kinakailangan natin panalangin ang ating bansa. Lahat ng nakikita natin problema sa ating bansa, ipag-pray natin. Lahat ng mga dinadaan ng pagsubok ng ating bansa, ipag-pray natin. Lahat ng mga, ano ba yung mga pagsubok na sinasabi? Yung mga El Niño na yan, di ba? Mga pagsubok yan sa marami nating kababayan. No? Dahil hindi sila nakakapagtanim ng malalim. Ang buti na lamang sa Nueva Ecija ay meron doong irigasyon. Itao pa ho ba rito? Kahit na may El Niño, tuloy-tuloy yung irigasyon, meron sa Aparon, may ilog, may creek. Nakikita ko, meron silang humihigo. No? Tapos ay dinidinig sa mga lupa para makapagtanim sila. Amin po ba? Ang isang nakita ko roon na problema na dapat nating ipag-pray, marami tayong mga kababayan doon, pati mga attendee natin, Lord, nakikinig po ba tayo? Nawawalan sila ng trabaho. Bakit? Kasi meron ng river. Alam sabi ng river? Ang river, ito na yung mga nag-aani. Hindi na tao ang gumagapas. River na. So dahil hindi na tao ang gumagapas, nawawalan ng trabaho yung mga kababayan natin doon. Amen. Yung mga ilang attendee natin doon na gumagapas, nawawalan na sila ng trabaho. Kaya nga one time, napunta ako roon, nagaganchilyo na lang. Apekto po yun. Amin po ba? Apekto po yun. Kasi yung mga kababayan natin, nawawalan ng trabaho,
at mga attendee natin nawa wala ng trabaho, so nawawalan sila ng kita, amen. Nawawalan sila ng pagpapala, nawawalan sila ng pagkakaloob, at yung iba hindi nakakadalo dahil nga po sa kawalan ng pinansyal. Amen po ba? Kaya dapat inform po tayo rito. Amen. Ano yung reaper? Ito yung nag-aani na. No? Kaya darating daw ang time, pati ang pagtatanim, hindi na tao ang magtatanim. Makina na. So pag nangyari yun, maraming mawawalan ng trabaho. Yeah. Maraming mawawalan ng trabaho. Hindi na sila makapagtatanim, hindi na sila makakapag-aani kasi makina na. Ganoon yun. Kaya pag nangyari na puro makina na ang nagpapatakbo, mawawalan na ng trabaho ang marami. Kaya ipag-pray natin na ang ating mga maraming kamabayang Pilipino, nakikinig po ba tayo, ay magkaroon ng trabaho, lalo na yung mga attendee natin. Lalo na doon sa gawain natin sa Nueva Ecija, marami tayong mga attendee, marami tayong mga gawain. Kaya lang, doon sa church natin doon, malalayo yan. So kinakailangan talaga ng pamasahin nila, sasakyan nila, pagpapala nila para makarating doon. Amin po ba? Sa gawain natin. Amin po ba? Ngayon, may mga solusyon pa kinakailangan lagyan ng gawain sa bawat lugar ngayon. Amen. Pero kinakailangan natin ng mga manggagawa. Amen. Sabi nga ng Biblia, the harvest is plentiful, but the workers are few. Kasi panalangin natin na ang Diyos ay mag-raise up ng mga manggagawa. Mga manggagawa talaga, ha? Hindi yung mga manggagawa ng kasalanan. Hindi yung mga nagmamahal sa salapi at sa mga posisyon. Hindi yun. Hindi natin kailangan yun. Kailangan natin mga manggagawa talaga. Amin po ba? Itao pa ba rito? Glory to God. Kaya susimulan na po natin at nagpapatuloy na po yung mga reshuffle natin. Amen. Wala rito sa Metro Manila, pag makikita ninyo yung mga tumatayo rito, pansamantala ay nawawala rito. Eh, hindi pa nag-asawa yun. Sila ay mga nasa mission pa. Amen. E tao pa huwag rito. Tandaan po natin mga minamahal, hindi ang pag-aasawa ang kaligayahan. Amen. Hindi rin ang pagkakaroon ng 12 anak ang kaligayahan. Ang kaligayahan ay ang paglingkuran ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa mahal. Do you know Mother Teresa? Madre yun. Katoliko yun. Pero hindi nag-asawa. May tao pa humba rito. At mas ninais pa niya na tumira sa India na kung saan ay mahirap na bansa. Hindi niya inisip na wala siyang kasintahan. Hindi niya inisip na sa kanyang pagtanda, walang mag-aasikaso sa kanya. Amen. Masa ang nasa harap niya, paglingkuran ng Diyos. Amen. At naniniwala ako sa mga huling bahagi ng buhay ni Mother Teresa na born again yun eh. Alam ba ninyo na maraming pare, maraming madre ang huling bahagi ng buhay nila na born again? Yes. Si Martin Luther, na born again yan. Pare yan eh. Sa kanya nga nagmula ang Protestantism. Si St. Francis Assisi, na born again yan eh. At maging si St. Thomas Aquinas, na born again yung mga yan sa huling bahagi ng buhay nila. Magamat siyempre ang mga Katoliko, hindi sila papayag, hindi sila aamin na na-born again yung mga parit, mga madre nito sa huling bahagi ng buhay nila. Amen! Pero kung babasahin po ninyo ang church history, sila po yung mga na-born again. Amen! Palakpakan natin ng Panginoong sa buhay. One time, nandun ako sa may Gateway Cubao at wala na akong maupuan eh. So, nakiupo ako sa isang table na may nakaupong babae. Sabi ko, pwede bang mag-share ng upuan? Sinagot ako, English. Eh, hindi pala siya Pilipino. Siya pala ay Thai. Amin po ba? Taga-Thailand. At kamukha natin eh. At napag-alaman ko, madre siya. Amen. Sabi ko sa kanya, maganda ka naman. Kabataan ka naman. Wala ka bang planong mag-asawa? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, wala harap. Nandito siya sa Pilipinas as missionary ng kanyang religion. Madre siya. Amen. E tao pa ba rito? Alam siya mga sagot. O, yung mga dalaga rito, papatalo ba kayo sa mga madre?
Kaya kapag may nakita tayong mga manunugtog, mga abit, mga ngaral na nawala rito pansamantala, inire-resapon, because inire-resapon natin, pinadala natin ng binggit, ng Isabela, pinadala natin ng Hong Kong, amen, ng Africa, may tao pa ho ba rito? Alam sa mga sagot. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos ng buhay. Kaya abangan natin mamahalin ang ating bansa. Number one, pray. Pray natin. Tanaman ang mga problema, pagsubok na dinadaanan ng ating bansa. Tanaman ang laban na dinadaanan ng ating bansa. Ano man yung mga panganib, disaster na dinadaanan ng ating bansa. Ano yung mga pagbabagong dapat na mabago sa ating bansa? Ano yung mga pangangailangan sa ating bansa? We have to pray. And we have to pray like never before. Amen? Anong sabi rito? Una sa lahat, pinakikiusap kong paabutin niyo sa Diyos ang inyong kahilingan at panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayun din ang gawin ninyo para sa hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa. So kinakailangan ipag-pray natin ang kaligtasan ng bayang Pilipinas. Amen? Makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kamanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig niya ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. So ipag-pray natin that the Philippines will become a Christian nation. Amen? A kingdom of Jesus. Ipanalangin natin na ito'y maging kaharian ng ating Panginoon. Sino po'y nagpipray palagi para sa Pilipinas? Ah, dalawa, tatlo. May isa kalahati. Ganyan. Pakisabi natin, lagi kong, regular kong ipapag-pray ang Pilipinas. Now, we have to pray for our nation. Number two, ano pa, paano natin maipapakita ang ating pagmamahal sa ating bansa? No. Siyempre, tayo ay boboto. Amen. Yung iba hindi nagpaparehistro, walang makialam. And that is a sin. Ang hindi ka magparehistro, it means you are not a law-abiding citizen. And we must be a law-abiding citizen. May tinatawag na delegated authority. Ano yung ibig sabihin ng delegated authority? Ito yung mga pinuno sa ating bansa na inilagay ng Diyos para ating sundin. Amen. Hindi pwedeng sabihin natin, ako sa Diyos lang akong susunod. Sa nanay ko, hindi. Mali yun. Ako sa Diyos lang akong susunod. Sa mga guru ko, hindi ako susunod. Mali po yun. Hindi natin pwedeng sabihin, ako susunod sa Diyos, pero sa gobyerno, hindi ako susunod. Mali po yun. Amen po ba? Amin mo ba? Amen. Kung masipag ka tumalo, masipag ka sa church, dapat masipag ka rin sa bahay ninyo. Amen. Marunong ka rin magligpit ng higaan. Amen. Maghugas ng plato. Marunong ka rin maglaba, magluto, magsulsi, magplancha. Amen. Marunong ka rin magkula. Amen. Alam sa masagot? Yes. Kung ikaw ay magaling sa loob ng church, dapat magaling ka rin sa loob ng tahanan. Sa may tinatawag na God's delegated authority, and those who are rebelling, no, authority, those who rebel against authority is rebelling against God. Sino raw ang mga rumerebelde, nagre-rebelde sa ginigay ng Diyos ng mga pinuno, nagre-rebelde rin sa Diyos. Yan. Sa ating tahanan, meron dyang authority. Sa ating gobyerno, meron dyang authority. Tama. Sa mga opisina, sa mga eskwelahan, maging sa church, amen, meron din dito mga authority. And those who rebel against authority is rebelling against God. Ang Diyos po ay nag-install ng mga authority. So dapat tayo ay nagpapa-restro. Amin mo ba? Pangalawa, tayo ay bumoboto. Yeah. Hindi pwedeng, ay hindi ako bumoto, wala akong pakialam dyan. Mahala sila sa buhay nila. Wala naman ako mapili eh. Mga ganyan. Parpres lang naman yung mga yan eh. Mali po yun, mga minamahal. Amen. So kinakailangan, ipanalangin natin sa darating na eleksyon, manalo yung mga dapat manalo. Amen.
And number two, tayo ay bumoto. We have to choose the right candidate. Amen. Kinakailangan natin piliin ang mainam na kandidato. So kinakailangan tayong manalangin ng gusto. Amen. Tayo pa ho ba rito? At kung meron tayong mga napupusuan na kandidato, ay kinakailangan ka yung kanilang mga strength ay ipagpasalamat natin sa Diyos. Amen. Pero huwag din natin pagtakpan ang kanilang mga weaknesses. Amen. Huwag natin sabihin, okay lang yan. Mali po yun. Hindi po tama yun, mga minamahal. So, alam po natin na ang tanimbala ay hindi tama. Amen. Ang korupsyon ay hindi tama. Amen. Ang pagnanakaw ay hindi tama. Amen po ba? Ang hindi pagmamalasakit, hindi pagtulong sa mga sinalanta ng bagyo o mga nangangailangan sa ating bansa ay hindi tama. Tama po ba? Pero hindi rin tamang magmura. Amen? Hindi rin tama ang maging babaero at balakero. Amen? At hindi rin tama ang pumatay sa mga mahihirap na walang due process at walang kalaban-laban. Sino ba ang nagiging product ng mga summary killing? Hindi ba yung mga mahihirap? Sino ba yung nagiging produkto ng mga binibitay? Di ba yung mga mahihirap? Meron ka bang nakitang binitay na nagnakaw na politisyan? Wala. Wala ka namang nakikita ganun eh. Yung may kamagamin sa kayo, yung mga magnanakaw, yung may mga nasa posisyon eh. Amen. Yung mga magnanakaw, sila pa yung maraming kumakampi. Amen. Birds of the same feather flocks together. So number one, how to love our nation? How can we show our love for our nation? Number one, pray for our nation. Write it down. And number two, vote. No? Choose the right candidate. In the book of Proverbs 11 verse 10, Proverbs 11 verse 10, write it down. Kabikaan on si Jesus. Yan. Kabikaan on si Jesus. Kapag ang batuwid ay pinapagpala, ang bayan ay nagagalak. Ngunit higit ang katawaan kapag ang masamay napapahakap. Ayun. So, paano? Gusto ba natin magala ang Pilipinas? So, kinakailangan mga matutuwid ang oposisyon. Amen? Yes. Proverbs 11 verse 10. Maging sa Proverbs 28, write it down. Proverbs 28 verse 12, anong sabi rito? Pag matuwid ang nasa kapangyarihan, ang lahat ay nagdirima. Ngunit kung mapalit ay masama, lahat ay nasa taduan. Yan. E tao pa ho ba rito? Sabi nga ng isang kwento, sabi ng isang professor sa UST, sabi niya, wala namang pinagbago rito sa UST. May dalawang bagay lang na pinagbago. Amen. Tara pa ho ba rito? Sabi ng professor sa UST. Number one, noon estudyante ako. Pero ngayon, hindi na estudyante, professor na ako. Yun ang unang pinagbago. Amen. Pangalawang pinagbago, noong unang panahon, sa bawat classroom may pulis. Kasi panahon ng martial law. Bawal magsalita doon sa mga pinuno ng gobyerno ng mga panahon iyon. Pero ngayon, may nagtuturo, wala lang mga pulis. May tao pa ho marito. Mahirap ang buhay noong tandaang Marcelo. Kung hindi nyo inaabot yun, mahirap yun. Huwag na nating ibalik yung panahon ng Marcelo. Amen. May tao pa ho marito. Ano sa masagot? Pag mahaba ang buhok mo, gugupitan ka ng ano, hindi barbero, sundalo. Kapasalita ka ng masama laban sa mga pinuno ng gobyerno nun, delikado ka. May mga biglang nawawala na lang at hindi alam kung buhay pa sila hanggang kaya o hindi na. May tao pa ho marito. Mahirap yung panahon ng Marcelo, inaabot ko yun. May tao pa ho marito. Sino yung umabot ng Marcelo? Konti na lang. Yung mga iba, hindi ninyo alam. Actually, yung EDSA na yun, EDSA Revolution, nasa EDSA rin ako that time for your information. Pero higit sa lahat kung bakit po ako nandoon,
nagbibigay po ako ng pamasahi ng salita ng Diyos. Halo-halo kami roon. Ako nagbibigay ng salita ng Diyos. Yung iba naman nagbibigay ng libreng tubig, nagbibigay ng libreng pagkain. Pero siyempre, that time, kahit na Kristiyano ako at nagbibigay ng salita ng Diyos ang mamahagi ng taraps, hinahatag ko yung pagbabago that time. Amen. At nagkaroon nga ng pagbabago. Amen. Tara pa ho ba rito? Salamat sa kamatayan ni Ninoy. Amen. Yes. Yung kamatayan ni Ninoy ang nag-trigger para yung nakaupo ay mawala. Amen. Hindi ko alam kung sinong pamatay kay Ninoy. No? Pero yung kamatayan ni Ninoy ay nag-trigger upang sa ganoon ay maalis sa posisyon ang 20 taong naging pinuno ng ating bansa. Isipin mo, 20 years, ang haba, no? May tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. Halos ang kinina nila ang Pilipinas. Eh kung hindi namatay si Ninoy, paano? Eh di kanila na siguro yung Pilipinas. So walang alam ang marami riyan. So ibabalik ba natin yun? Walang sumasagot. Kung gusto mo ibalik, eh, bahala ka. Pero ako, ayoko. Amin po ba? Glory to God. So palakpakan natin ng Panginoong Diyos. Mahirap yung panahon ng Marcelo. Walang kalayaan. Kaya naalala ko si Ariel Ureta. Sabi niya, sa ikauulad ng bayan, kasi merong slogan eh, disiplina ang kailangan. Eh sabi niya, bisikleta ang kailangan. Ayun, pinagbisikleta siya ni Marcos sa ano, sa luneta, pinaikot-ikot siya. Kaya mahirap nung panahon ng Marcelo. Amin po ba? Hindi ko sinasabi sa bawat panahon ay walang magagandang nagaganap. Meron. Pero kung ibabalik mo yung panahon ng Marcelo, mahirap yun. Amin po ba? Glory to God. So, kinakailangan tayo ay bumuto. Amen? At pumili ng tamang tao. Amen? Glory to God. So, anong sabi ganun sa Proverbs 28? No, anong sabi sa Proverbs 28 verse 28? Proverbs 28:28. Kawikaan 28 versikulo 28. Kapag masama ang pinuno, ang lahat ay nagpupubli. Ngunit kapag sila ay wala na, ang kapalit ay mabubuti. Yun. So, mag-pray natin. Lord, mag-ilagay niyo po yung mga mabubuting mayors. Ilagay po niyo yung mga mabubuting vice mayors. Konsehal, sakuni ang bayan, board member, representative, senator, ano mo ba? Governor ba? Boboto rin ba? Kasama ba yung governor? Sa panahon ngayon? Hindi. So, ayan, vice governor, ayan, vice president, president. So, ipag-pray natin. Amin mo ba? Kailan tayo mag-pray? After ng halalan o before halalan? Before halalan. Kailan tayo boboto? May 9 o May 10? May 9. Yun. Glory to God. Amen po ba? So, May 10, bumoto tayo. Kailan ang Mother's Day? May? Next week? Oh, next week, dalhin mo rito, mami mo. At mag-imbita ng maraming mga nanay sa darating na linggo. Amen! Meron tayong regalo sa kanila. Meron tayong kitchen showcase para sa kanila. Meron tayong sala showcase para sa kanila. Amen? Nasa masagot. Di ba ang nagbibiro? Meron tayong gifts para sa mga mothers sa darating na Sunday. Kaya yung mga mothers na nandito, huwag kayong mawawala sa Sunday at mag-imbita pa kayo ng marami pang mothers. Amen? Kristiyano man o hindi, imbitahan ninyo. Abusayap na mother, imbitahan ninyo. Eh kahit na hindi mother, imbitahan ninyo. Pero lalo na yung mga mothers. Amen? Minsan lang sa isang taon para bigyan natin ng tribute ang ating mga nanay. So gagawin natin yan sa darating na Sunday. Amen! Lakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Glory to God. Proverbs 29 verse 2. Proverbs 29 verse 2. Kapag matuwid ang namamahala, nagsasaya ang madla. Ngunit matamlay ang bayan kung ang pinuno ay masama. Gusto ba natin matamlay tayo? Hindi. So kinakala ipag-pray natin, Lord, sino ba ang dapat na manalong presidente? Vice presidente.
governor, vice governor, mayor, vice mayor, councilors, board members, ako ni ang bayan, senators, no? Representatives, no? Ilagay ng Diyos sa ating mga puso, sa puso ng bawat Pilipino. Amen. Kung sino yung mga tamang tao. Amen? Pray and number two, vote. Diba? Choose the right candidate. Amen mo ba? May tao pa ho ba rito? Kailan tayo namimili ng iboboto? Sa oras na ng eleksyon? Hindi. Ngayon pa lang namimili ka na. Nanunood ka na, nakikinig ka na. Nagtatanong-tanong ka na, nililista mo na. Para din pagkakalungob yan eh. Hindi yung during on the spot, saka ka lang magkakalungob. Magkano ba ibibigay ko? Magkano? Magkano? Hindi gano'n, dapat lagi ka nang nakaready. Amen mo ba? Bago pa mag-May 9, amen? Pinipili mo na, nagtatanong-tanong ka na, nagpipray ka na. May tao pa ho ba rito? Eh, wag ka namang istuhin na Kristiyano. President, Jesus. Vice President, Jesus. Mayor, Jesus. Mali naman yun. Tara pa ho ba rito? Totoo po na si Jesus ang babago ng bansa. Amen. Totoo na si Jesus ang may-ari ng ating puso. Amen. Pero huwag mo ilalagay sa balota, Jesus. Amen. Huwag mo ilalagay. Ilagay mo kung sino yung mga napupusuan mo. Amen. May tao pa ho ba rito? Yeah, ganun yun. So, kinakailangang ilagay natin sa balota kung sino. Amen. So, number one, paano ipapakita ang pagmamahal sa Pilipinas? Number one, pray. Number two, bumoto. Number three, no? Speak, no? The truth about certain issues. Kagaya ng same-sex marriage. Amen. So, dapat bilang Kristiyano, hindi ka tahimik. Pag alam mo na mga mali ang batas, mali ang umiiral sa Pilipinas, dapat magsalita ka. Amen! Amen! Hindi pwedeng hindi ka magsalita. Dapat ang mga Kristiyano ay mga matatapang. 2 Timothy 1:7, God has not given us the spirit of fear, but of love, power, and sound mind. Pag sinabi nila, okay lang na magkaroon ng maraming asawa, sabihin mo, mali! Okay lang na ang babae magpakasal sa babae, sabihin mo, mali! Pag sinabi nila, okay lang ang libo, sabihin mo, mali! Amen! Kapag merong mga mali, no, na pinapairon sa Pilipinas, dapat magsalita tayo. Amen! Sabihin natin, mali! At pagkatapos ay sabihin natin kung ano ang tama. Tama ba na nilalagyan ng rebulto sa mga public places? Mali! Hindi tayo again sa anumang religion. Amin mo ba? Pero walang relihiyon na may-ari ng Pilipinas. Sa public places, public property yan, hindi yan pwedeng angkinin ng relihiyon. May tao pa ho ba rito? Amin mo ba? So, number three, kinakailangan tayong magsalita. Amen. Patungkol sa katotohanan. Kapag may mga issue na nakikita nating mali ito, kinakailangan nating magsalita. Amen mo ba? May tao pa ho ba rito? So, anong number na yon? Number three. Hindi pwede tayo ay timid. May nakungutong dyan. Okay lang na magpakutong ka. Mali! Kaya nagpapatuloy ang mali, ay pinapahintulutan natin ang mga mali. Sino ang pipigil ng mali? Tayo! Oo. Oh. At kung magkaminsan, maraming tao, hindi nila alam kung ano yung tama, dapat ipaalam natin sa kanila. Amin po ba? At maraming tao, sila ay iniipit, ginigipit, no? So, kinakailangan magsalita tayo para sa kanila. Amin po ba? Sabi nga ng Biblia, speak for those who cannot speak for themselves. Magsalita ka para sa mga taong hindi makapagsalita, no? Para sa sarili nila.
kinakailangan magsalita tayo. Amin mo ba? Ipagtanggol mo ang mga di makalaban. Ipaglaban ang kanilang karapatan. Ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran. At igawad ang katarungan sa api at mahirap. Ipagtanggol mo ang mga di makalaban. Ipaglaban ang kanilang karapatan. Ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran. At igawad ang katarungan sa api at mahirap. Proverbs 31:8-9. Proverbs 31:8-9. Hindi rin naman pwedeng Kristiyano tayo na may hawak na Biblia at sa kanan natin meron tayong Armalite. Hindi naman pwede yun. Pag hindi ka sumunod dito sa Biblia, Armalite ka. E tawa ko ho ba rito? Kaya nga, sabi nila eh, okay lang daw na magmura. Basta yung minumura mo eh, dapat murahin. Mali. E tawa pa ho ba rito? Ano ang ginagamit natin para purihin ng Diyos? Bibig. So, wag natin gamitin ang ating bibig para sumpain ang ating kapwa. Tara pa ho ba rito? O, kunyari, may kasalanan sa'yo yung taong ito. Minura mo siya. Sino ba ang minura mo? Di ba yung nanay niya? Hindi ka warma naman yung nanay niya. Amen? Tara pa ho ba rito? Walang samasagot. Mali naman yun. At kahit pa siya yung may kasalanan, ay hindi mo naman dapat minumura. No? So, hindi naman po ganoon. Amin po ba? Itawa po ho ba rito? So, kinakailangan natin ay magsalita, no? Nang tama. For those who cannot speak for themselves, let us speak for them. Let us fight for the rights of the destitutes. Yung mga mahihina, mga walang kakayanan, walang alam, kinakailangan ipagtanggol natin sila. Amen? E tara pa ruban dito? And number four, we have to evangelize our nation. Kinakailangan natin iligtas ito. Kailangan natin dalhin ito ang mga Pilipino sa langit. Bago silang ang mga matay, kinakailangan silang maging Kristiyano. E tara pa ruban dito. Amen? Walang nagliligtas ng kaluluwa. Walang naglilingkod sa Diyos. Amen! Ang naghihirap. Lahat ng nagliligtas ng kaluluwa at naglilingkod sa Diyos, pinapagpala ng Diyos. Amen! Okay! Walang nagagalit sa iyo, hindi ka naman nagliligtas ng kaluluwa. Ano yun? Okay, malaya ka sa buhay na ito. Wala kang commitment. Hindi ka naman naglilingkod sa Diyos. Ano yun? Hello? Maganda nga ang bahay mo. Hindi naman bukas para sa gawain ng Panginoon. Ano yun? Marami ka nga sasakyan. Hindi mo naman mapagamit para sa Panginoon. Amen. Ano yun? E tao pa ho ba rito? Anong sabi ng gawa? 20:35. It is more blessed to give than to receive. Mas maganda na ikaw ay nakakatulong sa kapwa mo. Amen? Mas maganda na ikaw ay nagbibigay at naglilingkod sa Diyos. Amen? Mas masaya yun. Mas masarap yun. So we have to evangelize this nation. We have to evangelize our classmates, our office mates, yung ating mga kanegosyo, yung ating mga kapitbahay, mga kamag-anakan namin. Itao pa ho ba rito? Dalhin natin ang ating mga kamag-anak sa church kahit na walang handaan. Amen. At huwag lang natin pinapag-pray yung ating mga mahal sa buhay na pagpalain sila ng Diyos. Amen. Ang ating mga mahal sa buhay ay sabihin natin sa kanilang maglingkod sila sa Diyos. Amen. At dapat priority natin ng Diyos higit sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Commitment is a commitment. Amen po ba? E tao pa ho ba rito? Dapat tinitindigan natin ang magiging Kristiyano natin. Amin po ba? E tao pa ho ba rito? Kinakailangan makita ng lahat yung ating magiging Kristiyano. Sabi ng gawa 1:8, kapag dumating sa inyo ang banal na Espiritu,
kayo ay magpapatotoo patungkol sa akin, sabi ni Jesus. And you will be my witnesses, not Jehovah's witnesses, but Jesus' witnesses. You will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost part of the earth. Bakit Jerusalem ang inuuna nila? Dahil taga doon sila. Amen. Pangalawa, Judea at Samaria, yun ang kapitbahay nila. Amen. And the end of the earth. Ganon din tayo. Ano ating Jerusalem? Ang Pilipinas ang ating Jerusalem. Ang ating kapitbahay, yung mga Asian countries. Amen mo ba? And the nations of the world. Sa pananampalataya tayo papakita sa Diyos ang ating pagmamahal sa ating bansa, let us evangelize this nation. Amen. Kaya nga meron tayong radio, meron tayong TV, meron tayong trucks, meron tayong internet. Amen. Para iligtas ang mabilis ang bayang Pilipinas. Amen po ba? And listen very carefully. Huwag tayong tumulad sa marami. Puro pakabig, 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 at pakabig pa. Yung mga tithes sa offering at prosperous mo, kahit hindi mo maligyan, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, alam mong ginagamit yan para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Amen? Kahit na maplat, pumutok ang gulong mo, masira ang sasakyan mo, ayos lang. Amen? Basta alam mo, ginagamit sa gawain ng Panginoon. Amen? Kesa naman kaganda ng sasakyan mo. O kung masya sasakyan mo, wow, kaganda. Nagagamit ba yan para sa Panginoon? Ay, huwag naman. Tagal kong pinag-pray yan eh. Tagal kong hinintay yan eh. Tapos, igagamitin nyo lang sa Panginoon. Siyempre, pag-display ko yan. Hello, tao pa ho ba rito? Hello, samasagot. Gwapo nga tayo. Magaganda nga tayo. Mga pan-display lang tayo. Anong kabuluhan doon? Eh, ingat! Gwapo nga tayo, maganda naman tayo, pag-selfie lang tayo, anong kabuluhan nun? Hello! E tayo pa ho na rito! Ipagamit natin ang ating buhay sa Panginoon. And let us evangelize this nation. Sabi nga na isang kapatid na nag-backslide. Mas masaya, Pastor, kung kami naglilingkod sa Diyos. Lahat ng sasakyang pinagamit nila sa Diyos, nasira, pumutok, sumabog. Pero lahat ng sasakyang pinagamit sa Diyos, pinulutan ng bagot maganda. Yes! Ang sabi ko, yes! Pero kahit na hindi na palutan ng Panginoon ang mahalaga na gamit para sa Panginoon. Mga minamahal, sabi nga na isang mangangaral, sabi niya, I don't care if I will lose my compassion. Sabi niya. Kasi pag nangaral siya, lumalakad siya. Hawak niya yung Bible niya. Yung kalbo niya sa ulo, lugilitaw na. Hindi mahalaga. Kung masira yung ayos ko, ang mahalaga na ipangaral ko ng todo at buong puso ang salita ng Diyos. Kaya pag nagpapaagid ka, hindi mo tinitinan yung sarili mo. Sumi ka, sana lagi. Halin at sama-sama. Hindi ka pupusta na ng Diyos sa kaya ka. Hindi pwede. Wala nang pakialam. Amen! O anong ayos mo? Ang mahalaga na ibigay mo ang dadal sa Panginoon. Amen. It is more blessed to give than to receive. Huwag mo nang tinitingnan kung ano yung natitira sa'yo. Huwag mo nang tinitingnan kung babalik ito o hindi. Ang tingnan mo, nakapagkakalab ka, nakapagbibigay ka, nakapaglilingkod ka. It is more blessed to give than to receive. Gawa 20:35. Amen. Amen. So we have to evangelize this nation. Paano may maipapakita ng mahal mo ang bayang Pilipinas at dapat mahalin ang bayang Pilipinas? Pray and vote wisely. Choose the right candidate. And thirdly, no? Speak, no? About the truth, no? Speak for the truth. No? And number four, evangelize our nation. And lastly, bring the Philippine Island to its destiny. Amen. Genesis 12:2-3. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, I will make you into a great nation. And those who bless you will be blessed, and those who curse you will be cursed.
And all nations will be blessed through you. And that is the mandate of Israel. Amen po ba? E tao ka po ba rito? Bawat isang tao, merong role, may responsibility, may duty na ibinibigay ang Panginoon. May calling, may gift, may talent na ibinibigay ng Diyos bawat isang tao. At bawat iglesia ay merong role, calling, duty, responsibility na ibinibigay ang Diyos. May tao pa ho ba rito? At ang mandate ng Pilipinas ay gawin ang kalooban ng Diyos hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Amin po ba? At kinakailangan na ang buong mundo sa pamamagitan ng Pilipinas, madala na natin ang tao na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit ang pangalan ng ating Diyos ay Kingdom of Jesus? Let your kingdom come and let your will be done. Hindi pa pwedeng hindi si Jesus ang maging hari natin. Hindi pa pwedeng hindi si Jesus ang maghari sa ating buhay. At hindi pa pwedeng hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, mahalin natin ang ating bansa. Let us pray for this nation. Lalo na nararapit, lalalapit na ang halala. Bumoto tayo ng maayos. Magsalita tayo patungkol sa katotohanan. Huwag tayong matakot. I-evangelize natin ang ating bansa. And lastly, dalhin natin ang Pilipinas sa tapat ng kalagyan na ginagawa ang kalooban ng Diyos hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Amen po ba? E tao pa ho ba rito? So yun po ang kinakailangan natin, mga minamahal. We have to love our nation. Amen. Ay, lahat na ito mayo. At habang tayo lahat ay nakatayo at nakayokot nakapikit, ito ang palatandaan na tayo tatunay na Kristiyano. Nagmamahal tayo sa ating kapwa. Nagmamahal tayo sa hindi natin kaano-ano. Nagmamahal tayo sa ating bansa ito at sa sandaigdigan. Hindi yung ating makukuha, kundi kung ano yung ating maibibigay. It is more blessed to give than to receive. Tayo natatalo ng ating mga sapang sariling mga hangar at ambisyon. Natatalo tayo ng mga masasapang sarili natin mga kailangan. Minsan nakapokus na lang tayo sa ating mga sarili, sa ating mga mahal sa buhay. Nakakalimutan ating pumuhasan ang dapat pumuhasan. Bilang mga tunay na Kristiyano, may pagkulit tayo para sa ating bansa. At walang nagmamahal sa bansa para sa Diyos. Walang nagliligtas ng mga kaluluwa, ng mga bansa, lalo na ng sarili nating bansa, para sa Diyos ang gugutumin ng Panginoon. Panginoon, mapalad ang mga mahabagin sa pagkatsalika ng kahabagan. Tutugunin ng Diyos ang ating mga pangangailangan, higit pa sa ating inaasahan. Kung tinutugunan din natin ang pangangailangan ng iba, at handa tayong tugunin ang pangangailangan ng iba. At ang sabi nga ng Gawa 17:26, mula sa isang tao si Adan, binigha niya ang buong mundo. Nilagay niya ito ng mga boundary. Inilakda niya ang mga tao na manitirahan sa mga lugar na iyon sa takdang panahon. Nilagay tayo ng Diyos sa Pilipinas bilang mga Pilipino. At maraming mga hindi Pilipino, ngayon ay Pilipino citizen na. At
maraming mga hindi Pilipino pansamantala ay nasa Pilipinas. At ang panawagan ng Panginoon sa kanila sa Jeremiah 29 verse 7, kahit hindi mo sariling bansa ang Pilipinas, dahil nandito ka at Pilipino citizen ka na, at pansamantala kang naninirahan dito, hangarin mo ang pagpapala ng Pilipinas. Dahil pag ito'y pinagpala, kasama ka. Mamamahal mo lang ang iyong
inyong kapwa kapag mahal mo ang Diyos na matindi at malalim. Kaya ang higit sa lahat na kailangan ng bansang ito ay mga tunay na Kristiyano, mga born again Christian that will pray for this nation, that this nation become a real Christian blessed nation of God. Walang makapagbabago ng Pilipinas kundi ang mga tunay na Kristiyano. Walang makapagliligtas nito at wala ritong mga kapagdala sa katwiran at kapahalit ka mangalang kundi ang mga tunay na Kristiyano. I'm very sorry for this statement. Maaaring mabisag na pratako ng mga hindi born again Christian. Maaaring mabisag na pratako ng mga politician. Pero sabi ng Biblia, you shall love first the Lord your God with all your heart, soul, mind, and mind. And after that, you will love your neighbor as you love yourself. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I, the Lord, from heaven will hear them, forgive their sins and heal their land. Kaya higit sa lahat ang hinihintay ng Diyos ay ang mga tunay nating Kristiyanong mananalangin para sa bansang ito. Bumoto ng maayos at pipili ng tamang kandidato. Magsasalita patungkol sa katotohanan at hindi mananahimik. Iniligtas ang bansang ito. At handang i-offer kung anumang meron tayo para sa kaligtasan ng bansang ito. Kasama na rin ang sandigdig at meron lalo ng bansang ito. At dadaling ang bansang ito sa kanyang matik. Kahit walang makapagdadala ng Pilipinas sa kanyang matik, kundi ang mga Pilipino. At ang Pilipinas ang magdadala ng mundo para gawin ang kalooban ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sa araw at oras na ito, hindi lamang ang ating pangsarili ang ating tutunan, sapagat ang limutin natin ang ating sarili para sa Diyos ay hindi naman tayo lilimutin ng Panginoon. At higit pa sa ating mga inaasahan ang gagawin ng ating Panginoon. Kaya sa araw at oras na ito, magkaroon tayo ng malalim na commitment sa ating Diyos. At kung hindi pa natin tinanggap si Christ bilang Lord and Savior ng ating mga buhay, gamitin na natin ngayon. Sabi nga ng Biblia, sunugin mo man ang iyong katawan. Pero kung wala namang pag-ibig, wala itong kabuluhan. Kahit i-offer natin ang ating buhay sa ating bayan, kapag hindi si Jesus ang ating Lord and Savior ng ating buhay, wala itong kabuluhan. Kaya kinakailangan pati ang mga politician ay kinakailangan din maligtas at kinakailangan din silang ma-evangelize. Kaya sa araw at oras na ito, magkaroon tayo ng malalim na commitment sa Panginoon. Isakabuhay natin ang lahat ng araw na ito. Pray for this nation. And vote wisely, choose the right candidate. Speak for the truth. And fight for the truth. Stand for the truth. And evangelize this nation. And use our talents. Use our brilliancy. Kung ano mang meron tayo to evangelize this nation, huwag nating hayaang nasasayang ang panahon, ang oras, ang sandali, o nasasayang ang ating buhay, ano mang meron tayo para hindi natin maligtas ang mundo, lalo na ang bayang Pilipinas. Padalin natin ang bansang ito sa dapat niyang kaalagyan, sa mataas na kaalagyan sa pilit ng ating Panginoon Jesucristo. Thank you.
Christ. Yes, Lord. Ay, lahat ay yung mga ipitiglaran natin ito. Declare that the Philippines is for Christ. Declare that the Philippines have a destiny in Jesus Christ. And He has tinataas po namin sa iyo ang aming bansa. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na sa darating na halalan, Panginoon, ilalagay niyo po ang mga tamang tao. Mag-aaroon naman ang kataimikan at kapayapaan. Hindi niyo papahintulutan ang mga kaguluhan, dakilang Diyos. Hindi niyo rin mahintulutan ang mga pagdaraya at mga manipulasyon ng kadiliman, Panginoong Diyos. Hindi malalaing, Panginoon, ang guns, goods, and gold, O God. But the righteousness and truth and holiness of you, O God, will prevail. Ang banal na Espiritu mo, Panginoon, ang lulungog sa bayan ito, O Diyos, sa darating na halalan, Panginoong Diyos. Ang kaliit-liit at Panginoong probinsya ng aming bansa, Panginoong Diyos, ay aamunin niyo, O Diyos, upang sa ganun maipatupad, Panginoon, ang kataimigan at kapayapaan at maimso lamang ang mga tamang tao sa gobyerno. At Lord, dinadalangin din po namin ang aming bansa, Panginoon, na kung ano man ang mga kasalanan na gagawa ng mga Pilipino hanggang sa ibang bansa, dakilang Diyos sa inyong pong patawarin na pa. Panilihiling po namin, O Diyos, sa inyong matinding conviction upang kami po iligtas at maguhin, Panginoon, at ilagay sa tama katotohanan at kapwiran at kapanalan, dakilang Diyos. Kailangan din po namin naman na ang mga maling reliyon, maling paniniwala, Lord, ay hindi pong ipaksa na pinag Diyos. At ang katotohanan lamang, Panginoon, ang siyang manaig, O God, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Gamitin niyo po ang lahat ng mga tunay na Kristiyano, lalo na ang mga tagapit na mag-Jesus knowledge, O God, upang sa ganun itiglara ang katotohanan. Gamitin niyo po ang aming mga trucks, ang aming mga buhay, ang aming mga pangaral, ang kapsang internet, Panginoon, ng radio television, upang sa ganoon, ang katotohanan, ang kapwiran, kapanalan mo, Panginoon, hallelujah, ay maiproblema, maipahayag sa bansa ito, O God, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Kailangan din po namin naman na pagpalain mo ang aming bansa. Maranasan ang aming bansa, Panginoong Diyos, ang inyong kasaganaan. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Lalo-lalo na, Panginoon, ang mga talagang salat na salat sa buhay at hirap na hirap, Panginoong Diyos. Iahon niyo sila, ibangon niyo sila, Panginoong Diyos. At dalagin po namin naman lahat po, Diyos, ng mga servisyo dapat maarating sa mga bawat kababayan Pilipino ay maibigay, Panginoong Diyos, at hindi mahadlangan. E lalong-lalo na sa naawa-awang mga nagtitis na gihirap doon sa mga bahay-bahay, O God, in Jesus' name. Dalangin po namin naman ang mga tao sa gobyerno ng nagmamalagis ay tagalin nyo sa posisyon, Panginoon, kung hindi magsisisi ng kasalanan. O hindi mo magbabago, Panginoon, tagalin nyo po sila. Ilagay nyo lamang po ang tamang mga tao, O God, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Patayaan nyo nga po, Diyos, na yung mga nakatala na mga binanggit namin sa aklat ng Proverbs, Panginoon, na mailagay ang mga matutunod lamang, Panginoon, na maranasan ng magtang bansa ito ang pagsasaya, O God.
In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. At dalangin namin, Panginoon Diyos, maging ang mga kababayan namin, mga Pilipino na nasa ibang bansa, Diyos. Dumating ang panahon na sila'y bumalik na ng Pilipinas dahil masagana na ito, Panginoon, at ang mga nag-ibang bansa naman na magkatrabaho rin sa Pilipinas, Panginoon. Dalangin din po namin na ang mga kababayan namin, mga Pilipino, Panginoon, na nasa ibang bansa, Panginoon Diyos, na pinipigilan ang promosyon, ibigay niya pa ang promosyon sa kanila. Mga kababayan namin, mga Pilipino sa ibang bansa, Panginoong Diyos, na inabi, Lord, nire-rape, Panginoon, mapigil ito ang mga ating pagtanggol niyo nga po sila, O God, in Jesus' name, the Son of the Living God. At ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa, Panginoon, na nagpapahirap, Ama, at kasabay nito, Panginoon, ang kanilang pamilya sa Pilipinas ay nakawara at nasisira mong itong pahintulutan. God, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Sa madali salita at lapilang Diyos, hinihiling namin na magpapalan ng bansang ito. Hayaan nyo na ang bansang ito ay makilala bilang isang bansang makadiyos, Panginoon. Isang bansang, Panginoon, na pinagpala upang pagpalain din ang buong mundo. Kaya naman po, po ang matitigil nyo ang rebellion sa ang bansa. Itigil nyo, Panginoon, ang mga pangibitang at pagpatay, O God, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Dalangin mo namin, dahilang Diyos, na ang bansa ito'y Jesus, ikaw ang maging Panginoon. Dinidiklara namin, Panginoon, Jesus, that you are the Lord of Messiah. Jesus, you are the Lord of Mindanao. And Jesus, you are the Lord of Luzon. You are the Lord of our lives. And you are the Lord of our loved ones, family, and relatives, O God. At pagpalaan mo ng matindi ang iglesia nito, Panginoon. Upang sa Panginoon, magamit niyo ang iglesia nito, iligtas ang buong mundo, lalong-lalo na ang bayang Pilipinas. Ang mga kapatid namin na nanatimin sa majors at mga humahayong, Panginoon, ay inyo pong samahan. Nasama at paglilikod mo namin naman. Hallelujah! Ay magkaroon mo ng katagumpayan. Salamat, Panginoon Diyos. In-expose niyo ng Panginoon na mapagmahal sa laki at mapagmahal sa posisyon. Huwag na itong maulit na ilang mato na itong matularan, Panginoon Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Kaya po, mahinihilig namin, Panginoon, ang pagpapala ng iglesia nito, Panginoon Diyos. At bawat isang miyembro ng iglesia nito, kasama ngayon sa panatalaki, maglahat ng mga naliit na nakitigat na noon. Dalangin namin, dakilang Diyos, na pagpalain mo matihigit pa sa aming mga inaasahan. Hindi po namin maisa-isa, Panginoon. Pero alam po namin naman na inuna namin ang inyong kaharian at ang inyong pagkira. Ikaw ang isabi, binibigay niyo lahat ng aming pangailangan. Binigay niyo ng mama! In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Kurakyang sarap siya. At gawin niyo po kami karapat dapat sa pagdulog sa inyong banal na hapunan, Panginoon. Buuin niyo ang aming physical na katawan at ibuhos niyo, Panginoon, ang kalakasan, kalusugan sa amin. Ibigay niyo po sa amin, Panginoon, ang inyong talino. Ibigay niyo po sa amin ang inyong kapangyarihan. Ibigay niyo po sa amin ang inyong extra strength, Panginoon, supernatural strength. O paglalo mo namin na mapaglingkuran namin yung pangalan at maligtas ang buong mundo, lalo na po ang bayang Pilipinas. Linisin niyo po, Ama, ang mga banal na elemento. Linisin niyo rin ang lahat na maglilingkod sa iyo. Linisin niyo rin po ang aming mga buhay lang dito kung katatanggap na hindi pong mga biyaya. Salamat po, O Diyos, ng marami sa pangalan ng aming Panginoon Kristo at ang pausin sa iyo. At yung mga nakikinig at nanonood, o kayo'y pinagpalaan ng Diyos sa inyong pakikinig at panonood, ay lalo kayong magpapalain kung kayo'y dadalong sa gawain ng Kingdom Jesus Christ ay sinasagawa sa iyong matipang lugar. Kung kayo'y nakikinig at panonood, pinapagpala kayo, lalo kayong magpapalain ng Diyos kung magkakaroon ng mga Kingdom of Jesus Christ ay inyong mga lugar-lugar. Hangarin mo po. Pero ikaw ay taga-Pilipinas, sa mga magpupunta na bansa, angarin mo na itayo ang Kingdom of Jesus Fellowship. At kung ikaw ay dumadalo sa ating mga gawain sa mga magprobinsya pupunta, tayo mo ang Kingdom of Jesus Fellowship. Hallelujah!
Sige po, naho tayo mo po at hawakan na lang Diyos at ang tinapay. Yes, Lord. Sinasagawa natin ito isang mesi sa isang kaamuan ng pinagpag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa sa makipagdiwang ang birthday ni Christ, ito Christian way natin ang Megan's way. Pero kung magpapasa tayo ng Biblia, wala nang celebrate ng birthday ni Kristo. At hindi nag-uto si Kristo na i-celebrate ang birthday niya. Pero nag-uto si Kristo at sin-celebrate ng mga Kristiyano, hindi ang kaarawan ni Kristo Jesus o ang kanyang pagsilang, kung hindi ang kanyang kamatayan. Sigapin po natin, mabigyan mo ang lahat, pati yung mga bata, maging kabahagi sa manalang na hamunan. Sige na ganyan, habang binibigyan ang lahat, pati ang mga bata. Jesus made the world forever. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabi iyon, siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagkatapkatan sa ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi-sabi mo natin kasi ng tinapay. Blood that gives me life. It's your blood that took my place in the sacrifice. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. Washes me whiter than the snow. Precious sacrifice. Gayon niya naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking tubo. Kung iiliminin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inuminang Diyos. Lahat ay mga kaupo ang magpatuloy ng umaabot yung ating mga kapatid. At kada Lunes, bukas yun, Monday, 30 to 30 ng gabi, pakinggan natin ang ating programa at ipapalitan natin ito. Kanyang programa natin sa probinsya na inaarabot ng maraming probinsya, Gimba, Aliaga, Quezon, Talukto, Kuyapuk, mga iba't-ibang probinsya po ito na inaabot ay ipamalita po natin sa mga kakilala, kaibigan natin, ipost natin sa mga FB natin, baka meron tayong mga friends mula sa lugar na iyan ng Bunyapo, Talugtog, Quezon, Aliaga, Gimba,
at ang ating Facebook, Kingdom of Jesus Fellowship International. At yung mga DVD natin, dapat ay in-order na pinapanood niya, lalo na yung mga turo natin sa mga iba't ibang lugar para nagiging updated tayo. Glory to God. At sa oras na ito, tayong lahat ay magkaloob, yung mga na-late o yung mga hindi pa nakapagbigay ng the best. At kung siniisip mo na bara-bara mo lang kanina, pero nakapag-isip-isip ka ngayon na you have to give your best. So, bigay natin yung the best natin ngayon sa Panginoon. Lalo na yung mga ledges natin para sa ating church rental, pastoral house, office, sama-sama na ito. Ibigay po natin. Tuloy-tuloy yung pagbabayad natin ng internet, ng ating tubig, ng ating ilaw, tuloy-tuloy yung ating pagbabayad ng ating church, pastoral house, office. Amin po ba? So, ibigay po natin yung pinakalanis natin sa Panginoon. Sabi ng Biblia, it is more blessed to give than to receive. At pagkatapos ng ating gawain, mag-meeting yung mga kabataan, yung mga programa ninyo ay dapat na alam ng ating mga kabataan. At lalo-lalo na kayong bakasyon ay yung mga programa ninyo. Mga aktividades. Paikutin natin muna yung offering. Bakit? Sabihin niyo, gusto lang ha? Yung gusto magbigay ng 1,000, 2,000, 1,000,000, 4,000,000, may gusto lang ha? Sige, may gusto lang. At narinig naman natin, marami na aligtasyon na karaan, kumanti si Satan, kinasabi yung gulo, tinanggal yung side mirror ng sasakyan, binayaran natin ng 6,500 kung na ako nagkakamali. Pero okay lang, hanit mo yung pera. Mahalagang kaligtasan ng mga kaluluwa. Kaya yung may gusto lang ha? Yung hindi pinipwersa, hindi pinipili. Sabihin mo sa sarili mo, gusto ko. Ayun, may gusto lang. Sige. Hindi namang pilitan niya, hindi namang karsahan niya. Maging bahagi tayo, kahit 5,000,000, bigay mo. At least, naging bahagi ka. 5,000,000 tuling, bigay mo rin. At least, naging bahagi ka. Amin mo ba? Walang sumasagot. Yeah. At kung meron tayong paradit sa likod ng Panginoon at napapagpala tayo, bigay din natin. Amen. Yeah. Bigay natin yung 10,000,000 tuling. 10,000,000 na tuling pa rin eh. Yeah. Sige. At sa darating na Sunday, balik tayo rito ha? 2:30 ng hapon sa lugar na ito at sa ating Facebook, Kingdom of Jesus Fellowship International, sa YouTube. Kayo JF sa Twitter at kayo JF07. Yan. At sa Gimba, Taluktog, Kuyapo, Aliaga, Quezon, mga provinces yan eh. Ilang provinces yan ay inaabot ng ating TV. Pero ipag-invita rin natin. Amen po ba? So tayong lahat tayo tumayo. Glory to God. Sige. Pamanahan tayo ni Sister Rebecca para sa malamit. Lahat. Salamat Panginoon sa oras na ito, God. Ama, salamat sa minsan ibinigay mo sa amin sa oras na ito, Panginoon. Sinaway Panginoon, isa kabuhay namin po ito. Matuto po kami manalangin at bumuto sa buhay na ngayon na darating na minay Panginoon at piliin namin ang karapat dapat na iboto Panginoon. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang mga taong dapat ihalal, Panginoon, sa darating na may election, Panginoon. Lord, salamat sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang tumayo sa oras na ito, ang aming pastor, Panginoon. Ano man po ang kanilang pangangailangan, financial, Panginoon. Pagpalain mo po sila ang kanyang sambahayan, Panginoon. At ingatan mo po siya, Panginoon, sa lahat ng kanyang pupuntahan, Panginoon. Gabayan mo po siya, Panginoon. Balutin mo po siya ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Saan man siya magpunta, Panginoon. Pagpalain mo po siya, Panginoon, para maraming mga taong maligtas, Panginoon. Lord, salamat sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa, Panginoon. At paspasan mo po, Panginoon, ang mga kapatiran kong ito, Panginoon, sa aming pansamantalang paghihiwalay, Panginoon.
Gabayan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu na ligtas sa aming pansamantalang pag-uwi, Panginoon. At sa susunod na linggo, Panginoon, ay makarating po din kami, Panginoon, at may mga kaluluwang madala, Panginoon, sa araw ng linggo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Sa iyo lang namin po ipinabalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. So much love in the kingdom.